another 2022 election flaw are the faulty vote counting machines. 1,310 to be exact, sabi ng Comelec sa Senado. I think it's a big problem. Ano? And I mean, even if it's just less than a percentage of the total, it made an inconvenient voting experience for tens of thousands of Filipinos. Previously, sabi nyo, ang panawagan nyo, sana mairetiro na yung karamihan sa mga machines na to by 2025. So, ano yung eksaktong panawagan ninyo sa Kongreso? Na sana, kasi maghahanda kami na mas maaga sa darating, para sa darating na 2025 election, kaya nga ayaw namin sana na mapareset o postpone ang barangay SK election ng 2024, na sana po mapagbigyan kami, kung hindi man tayo bibili ng mga bagong makina, and I do not want to preempt the action of the end bank on that matter. Kung bibili man, hindi man tayo bibili ng mga bagong makina, tayo ay maglilis. Dapat, yung 90,000 na meron kami, na tatlong beses na natin ginagamit sa tatlong magkakaibang eleksyon, sana yung buong 90,000, set aside na natin yon, hindi naman completely tatapon. Gagawin namin yun na pang-standby machine. Halimbawa, sa isang presinto, meron kang regular na machine, meron kang naka-standby na yung mga ginamit na dati, at least meron kang pang-palsak kung sakasakali magka-problema. Pero yung 90,000 na meron kami, sana bago naman na makina. And therefore, it will entail a lot of cost. Kasi bakit? Hindi man tayo bumili, magre-renta muli tayo ng makina. And therefore, sa pagre-rentang yon, depende sa kung sino mag-supplier, ay gagastos ang ating bansa. And mas malaki yung gastos na yon kumpara sa gastos sa barangay SK elections. Sure, non-negotiable ba ito sa inyo? Kasi kung hindi mabigyan ng budget, ibig sabihin by 2025, malamang gagamitin pa rin natin tong mga machines na to na by that time, ilan, 12 years old na ba? I will pursue to the last breath, to my last breath and blood, yung pagre-retire ng mga 90,000 machines na yan. Kasi wala pong dapat sisihin ang mamayang kung hindi kami kapag hindi napalitan ng mga makinang yan. Sigurado po, sure na ako, napapalpak po yan. Kung ngayon ay 1,300 more or less lang, sabihin na natin, pero sure po ako, mas malaki pa yan yung magkakaproblema sa darating na, mabuti kung 1,000 lang. At hindi na kaya ng refurbishment, Chair? Kung magre-refurbish man, ang problem po kasi natin, baka sa araw ng eleksyon yung mag-init na naman, hindi na tumanggap ng balota, o kaya mag-reject ng balota, o yung mismong kapag pinapasok mo yung balota, hindi na siya makascan. I do not want to take that risk. Democracy is not a matter of taking that risk. Kung kaya din lang naman natin na ayusin sa simula pa lang, bakit ako magte-take ng risk? Hindi ko pwedeng paglaruan ang mandato ng sambayanan sa pamamagitan ng mali-maling desisyon. Kinakailangan yung mandato ng sambayanan inaalaga ang mabuti. And yan ay sa pamamagitan na maagap at maayos at pinag-aralan na desisyon.